Simula noong Setyembre ay ipinatupad ng Toll Regulatory Board o TRB ang dry run ng contactless toll collection. At sa ikalawang buwan ng pagpapatupad nito, sinabi ni TRB spokesperson Julius Corpuz sa Bagong Pilipinas Ngayon na wala silang naitalang major issues o problema sa pagpapatupad nito. We're now on the second month of our dry run tungkol dito po sa pagpapatupad ng ating cashless and contactless dry run implementation. And so far naman po, wala naman po tayong naitatanong mga major issues that naging problema itong ating dry run. Ang tanging kalimitan ng anya nilang naitatala ay ang kawalan ng sapat na pondo ng RFID ng mga motorista na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pila sa mga toll lane. Kaugnay nito, nananawagan si Corpus sa publiko na tiyakin na laging may sapat na pondo ang kanilang RFID. Nice po nating ipabatid na kung ipaalala sa ating mga RFID sticker holders na kung pwede po sana bago kayo pumasok sa ating mga TPC lanes, whether kasama sa dry run o hindi man, ay check-in na meron po tayong sapat na load nang mapabilis po ang laging ng trafiko, ang exit and ingress ninyo, entry ninyo sa ating mga toll plaza. Sinabi naman ni Corpus na matapos ang kanilang dalawang buwan na dry run ay magsasagawa sila ng assessment kung itutuloy o hindi ang pagpapatupad ng contactless collection. Saan po tayo ng assessment kung ipagpapatuloy pa ba ang dry run, kung kinakailangan na-extend or not, or kung kailangan tayong gumawa pa ng ibang kaparaanan upang lalong mapaganda at mapaayos ang mga electronic toll collection systems natin na nakita natin na kailangan palitan, kailangan improve, o kailangan pang ayusin. Ngayong buwan ng Oktubre, nakadakda magtapos ang dalawang buwang dry run ng naturang sistema. Kabilang naman sa layunin nito ay may kayat ang publiko sa cashless transaction at mas mapadali ang kanilang paggamit ng mga expressway. Sa ngayon, marami-rami na rin anias lang na hikayat na magpakabit ng RFID. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News.